Oh, ito ang title. Balik ko na binigay mo sa akin. Babalik na niya ang binigay niya sa akin? Paano mo iba? Oh, sige, sige, wait lang. Ibabalik na raw sa akin ni Boy Tato yung binigay niya sa akin. Wait lang, ito pala. Ang title, ibabalik na sa akin ni Boy Tato yung binigay ko sa kanya. Ibabalik sa akin. So ano ba yung ibabalik ni Boy Tato? Supplement. Aanin ko yan, eh nagamit mo na yan. Aanin ko yan, sa'yo na lang yan. Ubusin mo na lang yan, Boy Tato. Babalik mo pa, bawas na yan. Baka pag binalik mo, lalagyan na lang yan eh. Ano pa binigay ko sa'yo? Damit. Damit. Sinuot mo na yan. Baka mamaya, amoy ano pa yan. Anong amoy, Yaya? Anong amoy, Yaya? Anong amoy? Tingnan nyo mga kabakal. Ibabalik daw sa akin ni Boy Tato yung damit. Sa tingin nyo ba, kukuhanin ko pa yon? Sinong gusto? Ito muna, oh. Sinong gustong kumuha ng damit ni Boy Tato? Ibabalik daw niya sa akin yung damit niya. Gusto niyo, sino? Taas ang kamay. Comment, nang gustong kumuha ng damit ni Boy Tato. Ilan ba yon? Tatlo yata yung damit na binigay ko sa kanya, yung lagi niyang suot. Sinong gustong kumuha? Lagay yun sa comment section. Or, kailangan ko bang kuhanin pa yon? Yung ano, yung damit na ano, na binigay ko sa kanya, ibabalik niya raw sa akin? O, sabi ni Manning, Tatum, amoy ba... amoy yag balls, dadamit babalik pa. Sabi ni Edward, yuck! Yuck! Talagang capital letters lahat, yuck! Sabi ni Rudy, amoy etchas daw, huwag mo lang kunin. O, meron pa dito, ew! Capital letters, puro capitals, kanina, yuck! Ngayon naman, ew! Bakit ang maganda tayo? Mars Kita Great, shout out sa asawa mo Erica Garcia from Quezon. Oh, abi ni Rastabon Believer, amoy baktol yan. Oh. Ah, wait lang, sabi ni Toby Taraso, baka may baka amoy tricky. Amoy tricky. Okay lang sana kung amoy tricky, baka amoy 10K yun. Oh, akin na lang daw, sige, oh, message ka, sige, message kita mamaya. Amoy durian. Oh, sabi ni RA, amoy probinsyano daw yung damit coach pagbalik, kaya wag na. Baka amoy batang kaya po yan. Di ba, pili ko lang ngayon, probinsyano, Coco Martin. Oh. Oh, yan, oh, akin na daw. Ba, talagang mayroong mga gustong kumuha, oh. Ben, akin na lang coach. Sige, walang problema. Oh, Ben, iyon na lang daw. Amoy putok daw, di naman siguro. Grabe naman. Amoy lumang baraha. Okay lang naman kung bordur yan. Edwin, sa kanya na lang daw. Oh, eto, oh, sabi ni ano, Jericho, akin na lang, papa-auction ko, oh, malay nyo. Di ba? Ma-auction yun. Oh. Di ba? Pero okay yung kanina eh. Yuck! Yuck! Ew! Okay, so gawa natin ang reaksyon itong si Boy na to. Sige nga. Lakihan natin. Oh, Boy na to ah, lalaki. Ayan pa yan. Play natin. Ito masabi ko sa'yo, kabakal, no? Sa lahat nga nanonood sa mga... Anong hawak-hawak? Anak ng tok, nene. Babalik ko na, binigay mo sa akin, kabakal, tapos may hawak-hawak ang tumbler na parang may lamang supplement. Tingin ko, mga kabakal, supplement ko to. Video ni Boy Tato at sa mga followers ko, sa mga basher ko, shoutout sa inyo, no? Basher ko talaga. Ito ang sabi ko sa iyo, bakal, no? Hindi kita binaburaot. Tandaan mo yan. At saka, nagbigay ka sa akin ng damit, at saka, nagbigay ka rin sa akin ng supplement. Dati pa yun, nandun pa ako sa probinsya, sinabi mo sa akin, pagpas nga nakapunta ako dito sa Manila, bibigyan mo ako ng damit, at saka supplement. At saka, hindi ako nang hingi sa iyo. Yan ang tandaan mo. Baka nakalimutan mo, ha? Okay.
Correction. Yes, hindi ka naghingi sa akin. Totoo naman yun. Dahil gusto nga kitang tulungan, gusto nga kitang bigyan ng papasko, dahil, syempre, alam ko naman na, yun nga, gusto kitang tulungan, alam ko naman na wala kang pambili ng supplement. So, binigay ko naman talaga sa'yo yun. Binigay ko yung supplement sa'yo para makatulong sa'yo habang nagtitraining ka, eh, hindi ka mag-muscle wasting. Kasi nga, kailangan mo mag-add ng timbang. Tapos binigyan rin kita ng damit. Tama naman yun. Totoo yun. At saka itong binigay mo sa akin. O yan. Itong binigay mo sa akin. Mukhang magaan na. May lamang pabayan. Ibabalik ko to kasi hindi masarap. Ha? Hindi masarap. Sa totoo lang to eh. Sa totoo lang, tiniis ko lang to eh. Hindi masarap. Tiniis mo lang tapos sinutungga mo kanina. Loko yata to eh. No, yaya. No. Tiniis ko lang to kahit hindi masarap. Tiniis ko. Ha? Pero, huwag kang malala. Kahit binigay ko, kahit binigay mo to sa akin, at saka, natap, at saka nagamit ko na, nasa kalahati, huwag kang magalala. Babayaran ko pa rin to. At saka ito, bago to ibabalik ko to sa'yo, ha? Kinuhaan ko muna to. Huwag mo na ibalik, loko din to eh, na ibabalik pa sa akin. Hindi mo na kailangan ibalik. Malay ko ba kung lagyan mo pa ng Rakumin yan? Ano ba yung Rakumin? Ayun, oh, mamaya lagyan mo pa ng Rakumin yan, oh. Hindi ko na rin naman gagamitin yan. Diba na yung supplement na iniinom ko? Diba, oh, baka mamaya may humingi yan, meron pa nakalagay dyan, oh. Mamaya, lagyan mo pa ng kulangot yan, oh. Putik yan, oh. Hindi ko, walang para kumuha yan, nabuksan mo na yan, sa'yo na yan. Diba? Tapos sinitiis mo yung lasa. For your information kasi, boy, tato, yung mga supplement, kaya iba yung lasa niyan. Dahil merong mga nakalagay dyan na sangkap, katulad ng BCAA. Kung hindi mo alam ang BCAA, branched chain amino acid, nakakatulong yan para hindi ka mag-muscle wasting. During workout, nakakatulong yon para hindi ka mag-muscle wasting. Meron din yung amino, makakatulong muscle repair, building muscle. Minsan, meron pa yung creatine para bigyan ka ng 20-30% na strength. Kaya, yung lasang konting parang gamot, normal lang yun. Isa lang ibig sabihin nun, legit yan na supplement na makakatulong sa katawan mo. Hindi ka kasi nakakagamit yan lagi or baka first time ka lang nakagamit yan. Kaya hindi ka sanay. Kasi, yung bigay mo sa akin, nga supplement, hindi masarap eh. Real talk eh. Loko din to eh, no? Hindi raw masarap yung supplement ko, sabay tungga. Adik ata to eh, no? Paano masabi? Ayun, paano mo nasabi? Hindi masarap. Alam mo kung bakit. Salamat ka. Salamat ka, kinuha ko pa yan eh. Kahit hindi masarap yung supplement mo eh. Tungga pa. Kasi nga siguro, tama yung sinabi ng kabakal natin. Oh, sabaw ng sinaing. Yan kasi yung mga supplement ng mga ano, walang pambili. Sabaw ng sinaing, gawgaw, hindi pala gawgaw ang tawag doon. Sabaw ng sinaing 'yun. Masustansya 'yun. Yun pwede naman 'yun. Eh kasi yan, kumpleto na yan. Meron na mga creatine yan, aminos. Sabay tungga eh, no, loko din 'to. Nagpapatawa din ng bakal. Sa lahat na nagtatanong sa akin nga hindi ako lumaban sa URCC, sa mga basher ko dyan. Bigas. Pero nagpapasalamat din ako sa mga basher ko kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako pangit daw hindi ako mapunta dito ng Manila. Ha? Ayun, am! Kaya shoutout din sa mga vlogger din na mga kasama ko. Mag-am ka na lang, boy, na to. At saka kabakal, itatandaan mo. At saka yung damit mo, kabakal. Babayaran ko yan, ha? Hindi ko naman kailangan, okay? Kaya ako lang naman sinabi na yun yung mga binigay ko sa'yo. Baka ma-realize mo yung mga ginawa ko sa'yo para tulungan ka. Para ma-realize mo na wala naman ako masamang hangarin, na talagang gusto kitang tulungan. Baka sakaling makarating sa iyong kokote. Diba? Di ba na ako para humingi ng pera sa'yo, sinabi ko ba? Sabi ko lang naman sa'yo, pag-isipan mo, baka akala mo. Diba? Ganun lang naman yun. Alam mo naman, diba? Tsaka, mas kailangan mo yan. Tsaka, hindi ko na para tanggapin yan. Sa'yo na yan. Ibabalik ko yung damit mo.
babayaran ko sa harap mo. Pupuntahan kita. Oh, sige, tungga pa. Hindi masarap. Kahit itong supplement mo, kahit hindi masarap, tinitiis ko. Tinitiis mo, tinitiis pero lumalaki yung katawan mo dyan. Alam mo kung bakit tinitiis ko? Bakit? Kasi libre. Kasi bigay mo eh. Oh, yun nga, oh. Kung hindi mo to binigay, kung binili ko to sa'yo, hindi lang masarap, hindi, pero boss. Hindi na ako magtitiis ng ganito eh. Salamat ka. Pumayag ako nga kukunin. Kinuha ko tong supplement mo eh, kahit hindi masarap eh. So ako pa pala yung may utang na loob na magpasalamat sa'yo na kinuha mo yung supplement na binigay ko sa'yo kahit hindi masarap. Sorry naman, nakakahiya. Sorry naman. Tagas naman ang face mo. Ano, ubus na. Ito, tandaan mo ah. Sige, walang problema. Kahit kasuhan mo ako kabakal, okay lang sa akin. Alam ko naman, nakapirma ako dun eh. May kontrata ako dyan sa URCC. Okay, ito yan. Okay, so about dito sa kaso, hindi ko alam ah. Ako naman kasi sa totoo lang, wala naman akong pakialam dyan sa mga kasong-kaso na yan. At the same time, ayokong magkaso kasi alam ko naman na itong si Boy Tato, eh walang-wala din naman. Hindi naman ako yung tao na para mag-ganun. At naka-experience na rin naman ako ng ganyan sa mga kaso-kaso. Alam ko yung pakiramdam. So ako para, hindi ako para magkaso. Pero kasi, wala na akong magagawa sa pinagagawa mo, Boy Tato. Kapag ang nagkaso na sa'yo ay URCC, wala akong magagawa dyan. And share ko lang sa inyo bukas, mga kabakala. May meeting ako kay Chief Alvin Aguilar. Sa mga boss, may meeting kami. May mga pag-uusapan kami. Hindi ko lang alam kung isa ito sa pag-uusapan namin. Itong issue nga ng kay Boy Tato. Pero syempre, as much as possible, ayoko naman dumating yun sa ganun. Pero wala akong magagawa kung mismong sina boss ang gumawa sa inyo yan dahil sa pag-breach ng contract mo. Bahala ka. Okay lang yan sa akin. Sige, go ako dyan. Go. Okay sa akin yan, kahit ipakulong mo pa, kasuhan mo pa. Wala akong paki dyan sa mga ganyan. Ha? Kasi sanay ako sa mga ganyan. Wow! Sanay? Dighay, pa more. Pero gusto ko, kabakal, bago mo ako kasuhan, ikasang muna itong laban natin dalawa. Kung papayag ka. Ha? Hahamon talaga ako eh. No? Ito, real talk ko sa mga basher, ha? Basher and boy tato, sa followers ni Kabakal, sa followers na akin, no? Ito ang sabi ko. Ito, Kabakal, real talk to. Kakasa ka ba? Ha? Kakasa ka ba sa laban ko? Okay, so nasagot na kita sa video ko. Katulad ng sinabi ko, boy tato, kung kakasahan kita, hindi ka naman mananalo sa akin. Kahit isang buwan lang na training ang gawin ko sa iyo. Kasi yun lang din naman ginawa. Hindi ako nanalo kay Bad Boy ng Cebu, pero alam mo naman, isang taon lang nagbaboxing yun, pero umabot ako ng 3 rounds. Mas malaki ako sa iyo, mas matangkad ako sa iyo, mas mabigat ako sa iyo. Kaya kahit sabihin natin malakas kang sumuntok, mas may advantage ako sa iyo. Kung mag-uubos ako ng oras, pag-aaksayan kita ng panahon, at kakasahan kita, hindi ka rin mananalo sa akin. Lalo na, kung ang laban na gagawin ko, Bernakel, wala. Iki-clinch lang kita eh. Sisiksik ko lang yung mukha mo sa cage. Didikdikin lang kita. Bibigay ko lang sa iyo yung weight ko. Hindi ka makakawala sa akin. Pero, hindi rin naman ako para bumaba sa level mo. Iba na kasi yung level, hindi naman sa nagmamataas ako, ayoko namang isipin ng mga tao. Iba na kasi yung position ko ngayon. Hindi na para ako mag-hype-hype ng ganyan, gumawa ng mga laban. Tayo na yung nagbibigay ng laban. At alam ko naman yung ginagawa mo dahil gusto mong magpasikat, gusto mong mag-trending ka. Siyempre, normal sa ating mga vlogger, ang lalabanan natin yung mas sikat sa atin. Pero ang tanong, lalabanan ka ba nung mas sikat sa'yo? Diba? Normal lang naman yan eh.
Diba? O katulad ng ginagawa ni Mr. Mainit, ang gustong labanan, yung talagang mga sikat na. Salt Papi, Jake Paul, diba? Yun yun eh. Pero kasi anong mapapala ako sa'yo? Manalo ako sa'yo, anong mapapala ako sa'yo? Ang laki-laki ko. Natural, mananalo ako sa'yo, ang laki-laki ko eh. Ang bigat-bigat. Ano bang weight mo? 53? 53 kilo? Alam ba kung anong weight ko? 83 kilo ako eh. Sige nga, 30 kilo yung lamang ko sa'yo. Alam ka naman magbaba ako ng timbang. Ako na yung hinamon mo, ako pa yung mag-a-adjust. So hindi ako para mag-adjust sa'yo. Diba? Hindi ka rin mananalo eh. Anong gusto mo? Ha? Hindi ko para ibigay sa'yo yun. So yun yung dahilan dun. Diba? Hindi ka mananalo sa'kin sa laban. Hindi ka rin mananalo sa'kin dahil hindi kita lalabanan. Magkaiba na tayo eh. Kung lalaban ka sa URCC, o sige, try natin kung kakasaka sa hamon ko. Tingnan natin kung sino yung matapang sa atin dalawa. Ha? Matapang. Ano bang kailangan patunayan sa matapang? Eh, lumaban na nga ako dati. Kahit alam kong mahihirapan ako manalo, lumaban na nga ako dati. Ano bang matapang pinag-uusapan mo? Wala akong dapat patunayan sa'yo. Nung tapang lang ang tapang ang pag-uusapan. Ikaw ang walang tapang. Nung nawala si Maka High Blood, anong nangyari sa'yo? O, gumawa ka ng rason. Tapos ngayon, galit ka sa'kin. Baka nga nirarason mo lang sa'kin na ako yung sinisisi mo, pero deep inside, natakot ka na dito kay Bike Fitness kasi wala na si Maka High Blood. Sinong walang tapang ngayon sa atin? Ikaw kasi, puro ka salita eh. Ako pa ngayon, ang puro salita. Puro ka dada eh. Hindi naman kita binabaraot. Braut? Salamat kayo yung supplement mo kahit panis. Kinukuha. Kahit panis, iniinom ko pa rin eh. Kahit hindi masarap eh. Panis? O, tungga pa mo. Abis na. Ito, tandaan mo ha. Bukas, pupuntahan kita bukas. Ah, ito pala yun. Pupuntahan kita. Ito, tandaan mo. Pag was may magsasabi ka sa akin ng mali, umanda ka. Ha? Ibigay ko itong supplement mo. Ibigay ko itong supplement mo. Panis. At saka yung damit, ibigay ko. Pati yung pira, ibigay ko sa'yo. Ang pira? Ang gagawin ko sa pira mo. Tandaan mo yan. Pero sana, pag was nga ibigay kita na ng pira, at saka supplement, at saka yung damit mo, huwag ka na magsalita kasi pagwas nga magsalita ka sa akin na hindi maganda, ito tandaan mo, magbabago yung mundo mo. Tandaan mo yan. At saka hindi ako nagbibiro sa'yo kabakal ha, hindi din ako natutuwa sa mga sabi-sabi mo dyan sa live-live ha. Ha? Sinabi mo nga binabaraot kita, hindi, huwag mo ako ipahiya sa mga tao ha, kasi hindi ako ganun. Hindi ako ganyang klaseng tao. Eh, anong paki mo kung hindi ako laban sa URCC? Anong paki mo? Anong magagawa mo? Ha? Wala nga akong magagawa at hindi naman para kita pilitin pa. Pero tandaan mo kasi, nakapirma ka sa kontrata. Katulad na sinabi ko, kahit may kontrata ka sa akin, kasi nga ako yung humahawak sa'yo as a parang manager mo na rin kasi ako yung promoter mo. Ako yung matchmaker sa URCC. Hindi naman kita para kasuhan or takutin dyan. Pero anong magagawa ko kung URCC ang gumawa ng action sa'yo? Ah, mamaya umiyak-iyak ka dyan. Tumulo ang uhog mo sa pagmakaawa. Hinay-hinay ka. Ah, eh meron nagsasabi sa akin nga duwag daw ako. Eh paano ako magiging duwag? Shout out RA. Sige, itanong mo nga sa'yo. Paano ako nagiging duwag? Ah, sa mga basher ko yan. Kung duwag ako, hindi sana ako nagkasugat na ganito. Oh, yan. Ito ba sinabi niyo nga duwag? Ito? Huwag niyo ako ganyan, huwag niyo ako sabihin nga duwag. Tungga pa more. Ubus na, ano boy na to? Lumalaki yung katawan natin yung supplement mo ah. Oh. Di ba sarap? Lasang panis? Talaga, pangit. Pangit ang lasa. Bakit ang lasa? Oh, may di rin to. Bukas, huli ko na to sa'yo, kabakal. Bukas. Kasi yung supplement mo, hindi ko nagustuhan. Ay, di masarap yung supplement mo.
Nagbibigay ka pa? Sabi ni Arvin dyan, oh, mahirap yan. Bridge of contract yan. Mabigat yan, Brad. Yun nga, mga kabakal. Tama yung sinabi ni Arvin dyan. Shoutout sa'yo, Arvin Chan. Yan yung mahirap dyan. Sa akin naman, walang problema yan. Eh. Kasi nga, ang hangarin natin makatulong sa kanya. So wala akong pakialam dyan kahit pumirma siya ng kontrata sa akin. Pero kung ikaw, may breach of contract ka, hindi ka lalaban, tapos merong nakaset na laban sa'yo, isip-isip ka muna. Isip-isip ka muna, boy tato. Mamaya, tumulo ang uhog mo, pati luga mo. Kung nagkataon dyan.